tanggal na po natin yung kanyang top unit. Makikita nyo, puro dumi. Yan. Puro dumi siya. Napakadumi. Hello mga boss, good morning. Good morning ulit, good morning. Bali, yun mga boss. Kaka-open na natin ang store. At mayroon naman tayong na-receive na gagawing partner. Excuse me, pal. Ang gagawin natin partner ay partner ng school na naman. Nagkabara na naman ang kanyang lipon. Pero kanyang pinaka-nasa. Yun mga boss. Ipapagawa nga ng na naman ulit ng ating customer. At kaya pala, sa mga gumagamit ng burner ng Super Kalan, dapat lagi malinis po ang ating burner dahil yun nga, nagkakasanay ng pagbara o pagkawala ng labas ng apoy o ng gas, hindi tayo makakapagod ng ayos. Ayun pala mga boss, mapakita ko sa inyo yung burner na gagawin natin. Natipating, ayan. Nakikita nyo, napakadumi na naman. Kukulang dumi o yung alikabok. Pinagamitan ng pusporo, nandiyan din. Ayan. Ayun, check natin kung matatanggal natin yung kanyang tornillo dahil napaka kinain na rin ang kalawang. Ayun nga, sa mga gumagamit ng burner ng Super Kalan, gawin niyo kung ano, linisin niyo, huwag niyo panatiling nandun yung dumi sa burner ng inyong ginagamit. Kasi magiging problema po yan, nakakabara. Nakakabara po siya dahil sa alikabok. Kaya lalo na kung hindi kayo marunong maglinis ng inyong Super Kalan na burner, dagdag expenses po. Kaya hanggat sa mga bumibili ng burner na SK na bago, ano din yun yung maging malinis para makaiwas kayo sa mga expenses. Right? At ayun, yun tayo lang natin. Meron tayo nga palang habit mga boss na WD-40. Pwede, ito yung ginagamit ko kadalasan sa mga may kalawang. Ito yung mabisang pagtanggal ng mga rawa. Pagpapalis siya. At bagyan na natin ng WD-40 yung tornillo para mamaya hindi na natin malagari yung tornillo. Kasi yun nga mga boss, may mga kalawang. Nakikita nyo, tornilyo niya, napakaluma na rin, palitan na rin to. Kasi pag natanggal na natin to, palitan na natin siya ng bagong tornilyo dahil sa sunod na gamit ito, pwede na itong maputol. Right? Kikap niya rin, kinasiraan na rin. Mga ilang gamitan na lang to, bibigay na to. Gamit lang kayo ng WD-40 pagtanggal na pampalambot ng kalawang o pampawala ng kalawang. Bago natin siya baklasin. Mga boss, bago pa siya. Dito lang siya nagbabara dahil sa pagkakas. Hello mga boss,
Bali, hindi po makayang tanggalin ng ating Phillips screw ang tornilyo na to. Medyo talagang kinain siya ng kalawang at stuck na matagal. Gas. Pero sa iko pwedeng po mabilog. Tatry ko siyang gamitan ng cutter. Tapos tingnan natin dito yung camera. Gamit ako ng cutter mga boss, tatry ko kung madadala. Pag hindi ito, makuha sa cutter. Turin natin ito. Yan mga boss, bali talagang sobrang kapit ng kanyang kalawang sa tornilyo. Hindi na kinaya ng cutter, ng screw. Nilagay ko sa vice grip, nangyari naputol. Naputol yung kanyang pinakaulo ng tornilyo. Pero mangyari, lalagarin ulit natin ito. Kaya sa mga gumagamit niya ng ganitong mga lutuan, linisin niyo po lagi. Kasi ganda po ang mangyayari dyan. Napuputol. Gas. Tapos balikan ko kayo, yung isa lalagarin na nga lang natin ng lagarin bakal para makuha yung naiwang potato. Ay mga boss, balintanggal na ho natin yung top unit at ang nangyari, hindi na kinaya nga ng kanyang tornilyo ay naputol. Kaya, yung mangyayari niyan, lalagarin ulit natin. Kaya mga boss, update ko kayo kapag natanggal na natin yung lagarin. Para makukunin lang natin ito yun, papatla na nga po natin ang bagong screw o tornilyo. Tapos ito, ilinisin po natin ito, babrasin natin ang steel wool para maalis yung mga nakadikit na mga dumi at yung pinaka nozzle niya ay tatanggal natin ang bara. Makikita nyo mga napakadumi ng kanyang burner. Yan ang. Kaya sa mga gumagamit ng gantong kalan ay dapat laging malinis po ito para hindi mangyari tulad nito. At hindi ba yung tuwan niyang tornilyo hindi rin kalawangin. Dapat lagi nililinis din yan or nilalagyan ng mga tulad nito. WD-40. Mabisang pantanggal ng kalawang. Right, mga boss, balikan ko kayo kapag natapos na. Lagari ko ulit. Yun mga boss, bali na alis na po natin yung tornilyo.
na naiwan. Nilagarin na ulit po natin siya. Ito po yung mga tornilyo niya. Nagpira-piraso na. Ito naman yung mga ipapalit natin. Yung asbestos, palitan na rin po yung kanya kasi durog na rin. Yan. At mga boss, ilagay na natin. Ito naman top unit pala niya. Yan, nalinis ko na. Tinanggal ko na rin yung mga bara. Ah, install na natin. Siguro ba nakita mga boss kung paano ko nilagari? Bali, mayroon akong video kung paano siya lagariin or paano siya hiwain ng lagari. Lagay lang tayo ng WD-40. Maging smooth. Smooth yung... Ewan nga sa mga gusto magpagawa ng super kala na batter or kaya na kula ng mga tornilyo at kung naiilang kayo maglagari, dali nyo dito mga boss, titirahin natin nyo yan. Gagawa natin ang paraan nyo. Ayun mga boss, bali na yun, na-install ko na at may dumating na customer at aking inassist muna. Bali yun, na-install na natin yung kalinis na, naging okay na. Yun, tatry natin. Gumana ba? Ito mamaya, ito i-deliver na ng ating rider para magamit na rin ang mayari. Ayun, wala tayo ng isang tangke na pwede natin paggamitin, gagamitin natin para mapuy kung maganda ba ang apoy. At ayun mga boss, try na natin kung na wala ang bara. Yan. Okay na. Tanggal na natin yung bara sa kanyang nozzle. At napalitan na rin natin ang kanyang asbestos at tornilyo. Right. So dito lang ang video. Thank you and God bless.